What's up, viewers? What's up, keepers? It's me, Chief. Welcome back sa channel ko. Isang makabuluhang content ang hinanda ko para sa inyo. Pero bago ang lahat, papasukin natin ang intro. Intro, pasok! Ayun na nga ang pagbabalik ng mga makabuluhang content ni Chief. So pipili din natin makagawa ulit ng medyo makabuluhang content para sa mga hobbies na tulad mo. Okay? So itong topic natin ngayon ay nagawa ko na noong 2020. So malaki na ang binago ng price noon kesa ngayon. Kaya naisip kong i-update ang topic na to para sa inyo. Kaya tara, isahan na natin agad! Pero bago ko pala umpisahan, please, napadaan ka lang at hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot naman, okay? Tara, ituloy na natin. Itong topic na to is para dun sa mga gustong mag-alaga ng arwana, pero wala pang idea kung magkano nga ba ang gagastusin nila kapag nag-setup sila ng aquarium. Madalas na nangyayari, bumibili ang newbie ng arwana, tapos iuwi nila sa mga maliliit na aquarium. Hindi nila alam na sa likod ng pagbili nila ng murang arwana ay may nag-aabang ng malaking gastos. Okay? So itong video na to ay para maging guide nyo at malaman kung talagang handa ba kayo sa pag-keep ng isang monster fish, especially ang arwana. Okay? So ito, bibigyan ko kayo ng presyo ng pinaka-minimum. Ha? Ito talaga hindi ko ito nire-recommend. Pero kadalasan talaga, hindi naman lahat na gustong mag-alaga ng arwana is kaya bumili ng monster tank. So kung wala talaga tayong choice kesa magpa-AKJ akong dito, napigilan kayong mag-alaga ng arwana, which is wala naman akong karapatan, di ba? I-guide ko na lang kayo kung talagang yan lang ang budget natin. Okay? So eto na. 75 gallons na aquarium. Madalas na nakikita kong aquarium ng isang keeper ng arwana na pinakamaliit ay 75 gallons. Minsan nakakita tayo ng 50, 30. Yan yung talagang nabigla sa pag-aalaga ng arwana. Okay? So eto, 75 gallons. Tara, ipilit natin kung yan lang talaga ang kaya natin. Pero ibibigay ko sa inyo kung magkano ba talaga ang aabutin kapag nag-setup kayo ng 75 gallons aquarium. Okay? Okay, game. 75 gallons with stand. Okay, gagastos ka dyan ng 4,500. Heavy duty stand na yan na may 75 gallons na aquarium. Wala pang filtration at kung ano-anong accessories. 4,500, tank at stand pa lang. So syempre, maliit na nga ang water volume natin, kailangan na natin gamitan ng maayos na filtration. So ang isasuggest ko ngayon ay isa sa pinakamura na alam ko. Ito yung Jeeks Trickle Filter na 2 layers po yan. Medyo maliit yan sa mga regular trickle filter at yun nga, nasabi ko, 2 layers lang to. Okay? Gagamitin natin yan ng C-Billion HY307. Magkano ang gagastosin natin para sa setup na yan? 5,434. Okay? Gagastos tayo ng 9,934. Okay? Maaaring mag-iba ang presyo na sinasabi ko ngayon. Ito ay guide nyo lang and based to sa pricing ko. So kung meron kayong alam na mas mura is walang problema sa akin. Okay, 9,934 po aabutin. Kung gusto nyo naman gandahan pa yung filtration, meron tayong C-Billion Trickle Filter, aluminum frame na po ito. Ang presyo naman ng C-Billion Trickle Filter complete setup ay 7,002. So gagastos ka ng 11,502 kung C-Billion Trickle Filter ang gagamitin mo. Loaded na rin po yan ng mga filter media. Ito nga pa ng C-Billion na to, pwede nyo rin gamitin to sa 120 gallons. If ever na gusto nyo mag-upgrade from 75 gallons to 120 gallons, uubra rin po ito. Okay? So ayan. Ayan yung gagastusin nyo. 9,934 para sa 75 gallons tank and stand na may kasamang Jeeks Trickle Filter,
11,500 po naman para sa civilian pickle filter. Labas pa po dito yung ibang accessories kagaya ng submersible light, ano pa ba, AC-DC pump, heater, UV, yan yung mga ibang kailangan nyo na paghandaan pa. Okay? So, hindi siya madali, no? Hindi siya mura. Talagang hindi budget meal ang pag-aalaga ng isang monster fish. Meron talagang kaabang na gasas para sa mga ito. Okay? So, 75 gallons, tapos na tayo. Next naman natin is 100 gallons. Ang 100 gallons natin na may kasamang stand ay aabutin ng 6,700 pesos. Okay? Itong 100 gallons na to ay standard. 72 inches by 18 inches and 18 inches. Ang 100 gallons na to, pwede rin natin gamitin yung 4 feet trigger filter na ginamit natin kanina. 5,434 para sa jigs and 7,002 naman para sa civilian. So magkano ang gagastosin natin sa mga yan? Ilagay natin dyan. Ayan, ayan. Di ba? Medyo konti lang difference from 75 to 100 gallons. Ang kaso dito is yung paglalagay niyo yung space kung 4 feet lang ba available sa inyo or 6 feet. Kasi mahaba ang 100 gallons. Hindi na natin masyadong i-detalyado ang 100 gallons. Doon na tayo next sa 120 gallons, which is ito talaga yung nire-recommend namin para sa mga gusto mag-aalaga ng isang arwana. So sa 120 gallons, gagamit tayo dito ng 3/8 glass. So kung gusto niyo gumamit ng half thick, okay lang yan. Tempered, wag muna, sayang ng pera. Goods na to sa 3/8 and goods na to sa half regular glass. Hindi na kailangan ng tempered. So ang 120 gallons na naka-high stream ay aabutin tayo ng 13,000 pesos. Tapos, nabanggit ko sa inyo kanina na yung civilian trickle filter ay pwede rin natin gamitin dito sa 120 gallons ito, which is yung 7,002. Meron tayong gagastusin na 20,002. Okay? Yan po ang gagastusin natin para sa 120 gallons na naka-civilian trickle filter. Kung gusto niyo naman mag-sump, medyo mapapagastos lang tayo kasi mas maraming filter media na ilalagay, mas mahal. Pero may tulong din ng additional water volume ng sump filtration sa 120 gallons. Kaya mas maganda to. Kung may extra budget, mas okay na naka-sump filtration. Magkano aabutin ang sump filtration? Ito ang malaking tanong. 75 gallons sump. Aabutin na lang ng 4,500 pesos. Complete piping na po yan. Kaso wala pang filter media. Magkano ang filter media? Kung gusto nyo i-loaded yan, gagastos tayo ng estimate ko na 15,000 pesos. Sa filter media lang yan. 15,000 pesos plus 19,500 para sa sump filtration na loaded ng filter media. Magkano ang total na gagastos niya? Kung nakasump ka, 32,500. Pero kung nakatrigal ka, 20,200. Yan. Laki ng difference, di ba? So, ikaw, pag-isipan mo kung ano ang gusto mong filtration para sa aquarium mo. And next, eto na. 6x2x2. Eto na. Eto yung isa sa mga paboritong isuggest sa mga gustong mag-alaga ng arwana. 6 feet by 2 feet by 2 feet o 180 gallons. Sa tank at stand nito, aabutin ka ng 21,000 pesos. Labas pa ang filtration. So dito, para mabuhasan natin ng konti, gamit muna tayo ng 6 feet trickle. Ang 6 feet trickle filter ay nagkakahalagang 11,110. Fully loaded na po yan ng filter media at powered by civilian HY309. So magkano ang aabutin niyo kung gusto niyo mag-setup ng 180 gallons ng aquarium? Tumataging ting na 32,110. Labas pa ang ibang accessories, ilaw, heater, UV, ano pa ba, AC-DC. Siyempre wala pa yung mga kailangan mo kagaya ng test kit. Yan yung mga kailangan mo i-consider. So kung gusto mo mag-sump, estimate ka ng additional 10 to 15,000 pa. Gusto mong mag-sump filtration. Pero sa 6x2x2, okay na yung 6 feet trickle filter na yan. Pero kung may extra budget ka, gamit ka ng sump filtration. Ayun guys, nasabi ko na sa inyo kung magkano ba talaga ang posibleng mag-gastos natin kapag gusto nating mag-alaga ng isang monster fish, especially ang arwana. So hindi biro talaga. Okay? So again, marami kayong makikita
iba't ibang presyo maaaring mahal o mas mura dito sa presyo na binigay ko. Itong presyo na binigay ko, ito talaga yung SRP ko sa mga umu-order sa akin, pero nagbibigay naman ako ng discount kapag complete package na po yung ino-order sa akin. So, huwag mahiyang magtanong, and huwag mahiyang magtanong sa ibang mga pet shop, wala pong problema yan. Gusto ko lang kayong i-guide para magkaroon kayo ng idea sa maaaring mong gasusin. Pwede kayong maghanap ng mas mura. Okay? So, yun, walang problema sa akin yun. Basta, ako, andito, yung vlog ko, para i-guide ko kayo. Siyempre, medyo pinopromote ko rin yung business ko. Siyempre, business ko to. Pero wala naman pong problema sa akin. Kung sa iba kayo dito. Maging guide nyo lang to, okay na rin. Ayun, guys, hindi naman sa kinokontra ko yung pag-aalaga nyo ng monster fish or ng arowana. Pero, eto, binigyan ko na kayo ng guide talaga na magsasabi sa inyo kung kakayanin ba talaga ng budget nyo. I-consider nyo rin dyan yung pagpapakain. Monster fish yan, lakas kumain yan. Sobra. Ilang kilong dilis na winis ang kakainin yan sa isang linggo. Diba? So, consider nyo rin yun. Ha? Yung bill, yung kuryente, yung tubig, diba? Yung ibang gagasa sa inyo pag nagkasakit yung mga yan. Pag-isipang maigi. Okay? So, yun. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Sana nakatulong ang inanda kong content para sa inyo. Okay, maraming maraming salamat ulit. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please, please, huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-share, i-like ang mga video ko. Okay, maraming salamat ulit. Bye-bye.